Okay, so na-release na guys itong Infinix GT 20 Pro 5G. Ang presyo nito, 15,899 peso. Sa ganyang halaga, meron na tayong decent na gaming phone. So pag-uusapan natin kung ano yung mga expect natin dito sa phone na to pagdating sa performance, battery life, sa kanyang camera, display. Pero bago lahat, unboxing muna. Napakalakas ng gaming vibe sa box nitong GT 20 Pro. Sa buong box, may mga design, may mga patterns na makikita, pero hindi yan yung pinaka-highlight ng box. Tingnan nyo naman kung paano ito buksan. Napaka-unique at napaka-special na experience. Bubungad sa atin ang document sleeve na merong Grand Gaming Tour Outplay the Rest na text sa harap. Sa loob, meron tayong SIM ejector pin, tempered glass, at yung case na gaming ang design at may precise cutouts para sa LED light sa likod ng GT 20 Pro. At kahit sobrang ganda ng design ng case, protected pa rin yung phone. Kaya masarap talaga itong gamitin dito. Ito na yung GT 20 Pro. Pagtanggal ng plastic, ma-amaze ka talaga sa ganda ng pagkakadesign nila dito, lalo na Mecha Blue yung colorway na nandito sa atin. Kaya mas kitang-kita natin ang design, patterns at LED light. Nandito naman sa ilalim, yung 45 watts na charger at USB-A to USB-C cable. Ito guys, sa itsura ng GT 20 Pro kapag may case. O diba, hindi na-compromise masyado yung design sa likod. Ma-appreciate pa rin natin. Okay, so balikan natin ang design nitong GT 20 Pro. So again, ito yung itsura niya kapag merong case. Ganda, diba? So tingnan natin kung talagang eksakto-eksakto yung makikita nating LED effect or light effect dito sa phone na to kapag may case. Okay, so again, makikita nyo guys, eksakto-eksakto. Ang tawag nila dito, Mecha Loop Effect. Okay, nasa settings yan ng phone. Pwede natin i-customize yung movement ng LED light. So, pakita ko sa inyo yung iba pang options. Ayan guys, again, makikita nyo, meron tayong Breathe. Ayan siya. Meron din tayong Meteor. Ayan. Tapos, meron tayong rhythm. At marami pang iba. Pero sa ngayon, tanggalin muna natin itong case para mas ma-appreciate natin itong phone. So, kagaya na sinabi ko kanina sa unboxing, napakalakas ng gaming vibe dito sa kanyang design. Pero medyo may pagka-smudge magnet, fingerprint magnet kapag walang case. So, mas maganda talaga meron. Tapos, makikita nyo yung camera module niya. Medyo naka-protrude. Pero unique din yung design, hindi siya yung nakagawian nating square lang o kaya bilog. May design din. Tapos flat naman yung mga sides natin. Tapos dito sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons, pati yung power lock button. At dito naman sa taas, makikita natin yung secondary speaker, secondary microphone, IR blaster at yung text na tuned by JBL. Dito naman sa may left side, wala tayong makikita. At dito naman sa may ilalim, yung main speaker, USB-C port, main mic, at yung ating SIM tray. Okay, ito guys yung ating SIM tray. Dual SIM lang siya guys, hindi tayo makakapagsalpak dito ng micro SD card. At panghuli guys, dito sa harap makikita nyo yung punch hole selfie camera dun sa gitna. At wala tayong pre-installed na screen protector. Tapos, yung bezels niya, makikita nyo proportion to proportion. Pantay na pantay yan guys sa bawat side at napakanipis. Napaka-premium ng itsura ng phone na to. At ang gustuhan ko guys, sa personal nyo lang to talaga mapapansin. Dito sa camera or dito sa video, I think hindi nyo talaga ma-appreciate. Pero yung gilid nitong phone na to, may konting-konting curve yung bezel niya. Kaya kapag nag-swipe kayo mula dito sa gilid, mas comfortable siya compared dun sa ibang mga phone na talagang yung edge niya flat na flat, medyo may pagkamatulis. Pero ito, ang sarap lang mag-swipe-swipe dito kasi may konting curve. Yun lang naman, napansin ko lang. Tapos itong GT 20 Pro ay merong IP54 na rating kaya dust and splash resistant ito. Pero syempre, huwag natin lulubog sa tubig. Yung mga talsik-talsik lang, okay lang. Ngayon, pagdating guys sa haptics niya, decent. Hindi naman sobrang nakakabilib. Pero hindi ko pinatay kasi okay naman siya. Acceptable na para sa presyo niya. Hindi naman mukhang, hindi naman feeling cheap. Okay na okay lang. So, gamitin nyo lang. Pero syempre, yung pinaka-highlight ng phone ito ay yung kanyang performance. So, pag-usapan natin, ano bang ma-offer nitong GT 20 Pro sa atin
pagdating sa performance at gaming. So itong GT 20 Pro 5G ay naka XOS 14 out of the box on top of Android 14. Yung kanyang chipset, Dimensity 8200 Ultimate. Mamaya explain ko kung bakit nila nilagay yan. Tapos yung kanyang RAM ay 12GB na LPDDR5X. Yung kanyang storage, 256GB UFS 3.1. So, dun pa lang. On paper, napaka-decent na ng maibibigay sa ating specs ng phone na itong pagdating sa presyo niya. Kasi for less than 16,000 pesos, ang ganda na ng nakuha natin. Tapos yung 8200 na yan, subok na yan pagdating sa gaming. Tapos ginawa pa nilang Ultimate. Alam nyo kung ano reason? Kasi itong GT 20 Pro 5G ay nilagay nila ng Pixelworks X5 Gaming Display Chip. So kung titingnan natin guys yung website ng Pixelworks or pixelworks.com, word for word babasahin ko na lang, yung X5 Gaming Display Chip nila ay offloads rendering pressure from the smartphone GPU to deliver a longer and more stable high frame rate and high quality visual experience. So, in short guys, yung Pixelworks X5 chip na nilagay nila dito ay makakatulong sa Dimensity 8200 para hindi niya na asikasuhin pa yung display. So, kaya Ultimate, lahat ng potential ng 8200 maibibigay sa atin. Walang istorbo. Kasi nga, iba yung nag-handle dun sa display. Kaya maasahan din natin, hindi lang maganda yung makikita nating display dito sa phone na to. Stable pa yung high frame rate na gaming. Meron pa rin tayong Memfusion dito sa GT 20 Pro 5G. If ever na hindi kasya sa atin yung 12GB na physical RAM, pwede pa tayong mag-add hanggang additional 12GB of virtual RAM. So, technically, pwedeng umabot ng 24GB yung RAM natin. Pero pakita ko sa inyo guys kung anong effect ng Memfusion dito sa GT 20 Pro 5G. Okay, so ito guys yung kanyang AnTuTu score, 946,762 yan ay kapag naka-on yung kanyang Memfusion. So, try natin i-off. Okay, so makikita nyo nung in-off natin, tumaas guys, naging 947,023. Hindi naman dramatic yung difference nila, pero meron. Pero hindi naman sobrang dala nung mababawas sa performance kung i-on natin yung Memfusion. So pagdating dito sa phone na to, yung kanyang virtual RAM, makakatulong kahit papan. Pero syempre, as a gaming phone, hindi lang yung performance ang gusto nating maging maganda dito sa phone na to, pati na rin yung thermals. So check natin. Okay, so ito guys yung result ng ating wildlife stress test. So pagdating sa battery consumption, after yung test, nabawasan tayo ng 12%. Pagdating naman sa thermals, nadagdagan tayo ng 18 degrees. Kita nyo, from 30 degrees, umabot tayo ng 48 degrees. Alarming yan, guys. At mainit talaga yung phone after yung test. So, I suggest, kahit na gaming phone, itong GT 20 Pro 5G, hinay-hinay muna tayo. Pero, I'm sure, talagang i-optimize pa ng Infinix itong phone na to sa mga darating na software updates. Okay, so test natin siya ngayon sa gaming. So, kapag inilagay natin sa game management, yung isang game na ininstall natin dito, magkakaroon siya nito. Yan, so XBoost, pwede tayo mamili ng performance profile niya. So may power saving, equilibrium para pantay lang, tapos performance mode para sagad-sagad yung ibigay sa atin ng 8200 Ultimate. Tapos, meron tayong bypass charging na pwedeng i-enable. So pwede tayo magsaksak dito ng charger habang nag-game. Pero hindi siya kukuha ng battery doon sa mismong physical battery. Kukuha siya ng energy doon mismo sa charger. So, hindi makaka-cause ng init or additional heat yung bypass charging. So, try natin tong SpongeBob Cosmic Shake. Okay, so, pakita ko muna sa inyo yung settings. So, dito sa resolution, naku-ultra tayo. So, sagad yan. Tapos, ang kanyang FPS limit ay 144. Tapos, dito sa advanced video setting, ayan, makikita nyo, naka-epic tayo. So, sagad-sagad. Tingnan natin kung kakayanin. Okay. So, visually, guys, napakaganda ng graphics. Talagang na-generate nyo na maayos. Tapos, yung kanyang smoothness, maganda rin. Ayan o, napaka-stable nung gameplay natin. Nakakaano tayo, ayan o, 60 plus FPS kung minsan.
Yan. Okay naman siya. Napaka-playable naman. Hindi umaabot ng 144 frames per second ng gameplay. Pero, ang importante, walang lag, hindi siya struggle. Kayang-kaya niya. Okay? So, try natin na maglaro ng iba pang game. Okay, so dito tayo sa Ark Survival. So, makikita ninyo, graphics quality natin epic. Yung ating video resolution ay nakasagad. Check natin. Okay, so makikita nyo naman guys, ano, okay naman yung gameplay natin. Wala masyadong, or walang lag. Wala ding struggle. Check natin. Nakaka 30 FPS naman tayo. So, decent naman, decent. Tapos, ang importante, wala tayong ano, wala ding struggle dito sa Ark Survival, itong GT20 Pro, which is nakakabilib kasi mabigat talaga itong game na to. Ayan, okay naman siya, ikot tayo. So, pagdating sa gaming, maasahan talaga natin itong phone na to. Ngayon, pag-usapan natin yung display. Itong Infinix GT20 Pro 5G ay naka 6.78-inch AMOLED Full HD Plus resolution at aabot ng 144Hz yung kanyang max refresh rate. Aabot din ng 1,300 nits yung kanyang peak brightness. Ngayon, pagdating sa quality ng kanyang display, maganda guys, okay yung kulay niya, para sa akin accurate. Hindi siya bluish, hindi yellowish, tamang-tama lang. At ang maganda pa dyan, pwede nating makustomize yung setting ng kanyang display kung gusto natin timplahin ng kulay. Pakita ko sa inyo. Dito sa color style, meron tayong dalawang preset, original tsaka bright colored. So check natin kung na-fix ng Infinix yung dati nating napansin na kapag naka-bright colored tayo, medyo off yung kulay ng mga images. So bright colored tayo ngayon, tingnan natin yung thumbnail dito sa YouTube. Dito kasi natin yung napansin. So far okay naman. Mukhang na-fix na nila. Mas vibrant na yung kulay ngayon, makikita nyo naman. Tapos, gawin nating original color. Ayan. Mas natural talaga pag original color. Okay? So, I suggest original color na lang kayo. Mas maganda para sa akin na yung timpla. Pero kung gusto natin i-customize yung color temperature, pwedeng-pwede din. Pagdating naman sa screen refresh rate setting, medyo madami-dami tayong option dito guys. 144, 120, 60, tsaka auto. Sayang lang, sana itong 60 pinalitan na lang nila ng 90Hz. Wala lang, para mas maganda sana. Mas smooth, pero mas tipid sa battery. Anyway, so kapag naka-auto switch tayo, na-test ko naman, bumababa siya from 144 to 60Hz. Ang problema lang guys, kapag naka-AOD tayo or naka-always on display, hindi siya bumababa to 60Hz. Naka-fix siya sa 144Hz. Pakita ko sa inyo. Ito muna yung normal, 144, ayan, bumaba siya ng 60, 144, bumaba ng 60. So, mag-AOD tayo ngayon, punta tayo dito sa personalization, tapos dito sa baba, AOD, on natin yan, yan. Simple lang yung AOD natin ha, ayan o, clock lang siya, ayan o, nagsi-60 siya, pero, naka-fix siya sa 144 kapag naka-AOD tayo. So, imbes na makatipid tayo sa battery, kapag naka-AOD, magasto. So, huwag nyo munang gamitin yan at sigurado naman, ipifix ng Infinix yan sa mga susunod na software update. Pero guys, good news naman para dun sa mag-stream ng movies, TV series dito sa GT20 Pro 5G kasi makikita nyo yung kanyang Wildvine security ay level 1, max playback resolution sa Netflix, full HD. Okay, so dito tayo guys sa kanyang camera. Main shooter niya, 108 megapixels, 1.8 yung aperture at merong OIS. Naka-Samsung HM6 yan na sensor. 2 megapixels macro, 2 megapixels depth sensor at 32 megapixels na selfie camera. Okay, so tingnan natin guys yung mga sample photos at videos kuha dito sa GT20 Pro 5G.
So ito guys, yung 2K 30 frames per second na video recording dito sa selfie camera ng Infinix GT20 Pro 5G. So ito yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record dito sa selfie camera. Pero if ever na gusto nating mag-record ng video habang naglalakad, nakasakay sa sasakyan, at gusto nating stable, pwede nating i-enable yung ultra steady mode. Pero mag-downscale siya to 1080p 30 frames per second. Yun lang yung catch doon. So makakompromise yung quality para stable. Pero kung gusto natin ng sagad ng quality ito, tapos gabi tayo ng gimbal. Ano masasabi nyo sa quality guys? Comment kayo sa baba. At gusto ko na rin palang i-share sa inyo na appreciate ko yung sky shop mode ng rear camera nitong Infinix GT20 Pro 5G. So, ang layo na ng narating ng AI nila kasi makikita nyo sa mga sample photos ngayon, ang ganda ng edge detection. Talagang ano eh, walang dumi. Kahit sa maliit na butas dun sa mga kable, makikita nyo ang linis na apply nila mabuti yung sky shop. So I recommend kung gusto nyo lang ng medyo tawag dun, creative na photo, gamitin nyo yung sky shop mode. Okay, pagdating naman guys sa battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity dito, 45 watts yung kanyang charging speed, at check natin yung SOT na nakuha natin dito. So guys, medyo nakakalungkot lang ng konti, pero expect natin na dahil gaming phone to, medyo aggressive talaga yung kanyang chipset, mababa lang talaga yung SOT na makukuha natin. So ang setting natin dito guys, 50% pa rin yung brightness, naka-auto switch tayo, so ibig sabihin yung pinakasagad niya, na screen refresh rate ay 144. Pero if ever na gusto natin na tumaas pa yung SOT na makuha natin dito sa phone ito, iset lang natin to 120Hz yung kanyang refresh rate para makakuha tayo ng mas malaki-laking SOT. Pero sa ngayon, ito lang, wala pang 10 hours kapag naka-auto switch tayo. Sana ma-improve pa to ng Infinix sa mga susunod na software updates. Ayun, pagdating naman guys sa kanyang charging, 1 to 100%, na-charge ko to ng 1 hour and 40 minutes. At gusto ko lang kayong i-remind guys na meron tayong dalawang charging speed dito na pwedeng iset. Smart charge tsaka low temp charge. Kung hindi naman tayo nagmamadali, low temp tayo para hindi mag-generate ng unnecessary heat yung phone ito kapag sina-charge natin. Pero if ever na gusto nating yung phone yung mag-decide kung ilo-low temp ba niya or i-slow charge ba niya or sasagad niya dun sa 45 watts na charging speed, smart charge. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share dito sa GT20 Pro 5G ng Infinix bagong-bagong release. Ulitin ko lang, 15,999 pesos yung regular price. Anong masasabi niyo sa phone na to? Sa tingin niyo ba sulit siya para sa presyo? Comment kayo dyan sa baba. Meron ako ilang mga napansin siguro na pwede pang i-improve ng Infinix dito sa phone na to, and I'm sure kayang-kaya nilang idaan sa software updates. Unang-una na dyan, SOT, nakita naman natin. Medyo mababa pa na yung nakuha natin, less than 10 hours. Tapos, yung AOD kanina, 144Hz pa yung inaabot kahit na naka-off naman talaga yung display. So, sana ma-fix din yun. And lastly, yung thermals. Medyo alarming heat yung na-generate natin dito. And small details lang, sana may pre-installed na screen protector next time, Infinix, para naman hindi kami mapuwersa na bumili agad ng accessories dito sa phone na to. Kasi maganda na yung case eh. Makita nyo naman kanina, maganda na to, okay na to. Yung ano lang, screen protector. Wala siya out of the box. Okay sana kung wala mang pre-installed na screen protector, pero meron tayong at least Corning Gorilla Glass protection. So yun lang naman. Pero overall guys, ang ganda ng phone na to. Marirecommend ko siya dun sa mga users na gaming talaga yung priority sa buhay or sa phone. Pwedeng-pwede ito sa inyo, mataas-taas yung AnTuTu score na nakuha natin. Nakitangin naman sa gaming test natin, nakaya niya kahit high graphics setting pa. So, okay na okay ito. Doon sa mga typical users, sobra-sobra pa ito sa atin. Dahil maganda yung performance niya para sa mga everyday applications natin. Like YouTube, Facebook, ganyan, TikTok. Sobra-sobra pa ito. And mataas yung RAM, 12GB. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samat-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.